Guys, kasalukuyan nating i-install ang ating drip irrigation system dito sa ating farm. Yan ang tatlong baril nito para sa ating patubig. Ito ang kanyang git bulb. At dyan nanggaling ang ating main source of water galing sa ating water pump. At ito na ang tinatawag nating main line para sa ating patubig. Ito ay atin lang munang una nating ilalagay bago natin i-develop ang ating area. Napapansin niyo talaga, adamo pa. Pero dahan-dahan natin itong i-install. May mga kalabasa pa. Yan. May mga kalabasa pa dito. Ito. Kalabasa pa yan. Kaya lang, installan natin ang tubig. Ito yung main line para sa ating gagawin drip irrigation system. Ito, kahit patapos na itong ating silihan at sad, pero gagawin pa rin natin ang paraan. So, ito na yung nalagyan ko na ng guys. Ito. Nalagyan na natin ng drip line. Yan. Ating isinilid dyan sa gitna. At ito. Ang gagawin natin dito ay atin din yung ilagay dito sa ilalim ng mulch. At ito yung pambutas natin sa ating main line. Puncher to. Yan. Para mabutasan natin. At ito naman yung magiging connector ng drip line galing sa main line. Ito yung main line, ito yung flat hose na I think nasa 1 inches yata ang kanyang diameter. At ito yung 16mm natin na 16mm na drip line. So ganun lang kasimple ang pag-install nito, guys. So ayun. Iyon na yung ating main line. Diyan lang. At lagyan natin 'to papunta doon para magkakaroon ng mabuting patubig ang ating mga pananim. Ayun. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung paandarin na natin ang ating makina para na naman magkakaroon kayong idea kung paano kadali, gaano kadali ang pag-install ng drip irrigation system. Madali lang naman. Kaya lang kailangan talaga ng oras at panahon. Madamo na itong farm natin. Ito pa, mayroon pang maliit na kalabasa. kahit maliit, mapakinabangan pa to. Pwede pa to. Hindi abot isang kilo. Maliit, napakaliit. Tapos na kasi itong i-harvest ng ating kalabasaan. Ito, meron pang isa dito. Ayan.